bumabagabag pa sa'yo? Mga bulong na hindi mo maintindihan. Mga sabi-sabing hindi mo maunawaan. May problema ka ba subalit lito ka kung paano ito sosolusyunan? Huwag mong sarilinin. Huwag mong kimkimin. Huwag kang mahiya. Ikwento mo lang sa amin. Pag-usapan natin yan at hanapan ng solusyon. Dahil lahat ay nagagawa ng paraan. Dito lamang sa programang Dear Ate Juday. Narito na ang inyong Ate Juday, Julit Estrada Larino. Magandang gabi po ng Miyerkules sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome po sa ating programa. As usual, your Ate Juday, ang inyong lingkod. Siyempre, kasama ninyo hanggang, makakasama ninyo hanggang mamayang 9:45, Julit Estrada Larino. Nag-usip pa talaga ako kanong araw. Bakit gano'n? Namamana na yata ako kay Senyor Pacheco. Ay, Senyor! Ayan. Nagtatanong ako ng, sa isip ko lang naman, no? Kung anong araw na, ayan, sinabi ko tuloy sa inyo. Anyway, mga kaibigan, tulad po ng dati, siyempre, lagi po tayong awat tulong ng Diyos, ano? Eh, lagi po tayong sana ay meron tayong natututunan. Ayan. O i-claim na natin talagang meron po tayong natututunan gabi-gabi dito po sa ating programa. Siyempre, tungkol sa buhay-buhay, tungkol sa kung ano-anong issue, usapin, lalo na kung Miyerkules naman po ng gabi, kagaya ngayon, ano? Ang ating focus palagi, tungkol sa pagsisiguro itong insurance. Kaya, hindi na ako magpapakwis. Alam nyo na kung sino po ang makakasama natin dahil gabi niya ngayong gabi. Ayan. Makakasama po natin si Coach Andy. Yon. Andy Christina Bautista Ambrosio. Ayan, mamaya po ha. Ano kaya ang ating pag-uusapan? Andy, bitinin ko kayo. Pero ito ay may tinalaman sa mga kababaihan na nais nating i-connect, no, sa pagdiriwang ng Women's Month. Aba, syempre, buwan natin ngayon tayong mga kababaihan. Pero hindi lang ngayon. Hindi lang ngayong buwan. Dapat buong taon. Ayan, Women's Year. Yun talaga yun. No? Anyway, mga kaibigan, maya-maya ha, mag-shoutout tayo sa ating mga masusugid na tagapakinig, tagapanood sa pamamagitan po ng Facebook page, ang DWIZ 882, kung saan po tayo live na live. Kinig po ang ating programa ay naka-edit din sa YouTube channel, ano? Mapapanood din po sa YouTube channel ng DWIZ. Ayan. So, alin na kayo mga kaibigan? Simula na po tayo sa pamamagitan po ng ating segment na nasusulat. Sapagkat ang kahayaan ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang katuwiran at ang kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Roma 14:17. Yan po mga kaibigan, ang ating palagi ang binabanggit, ano? Pagmumuni-muni o bahagyang pagmumuni-muni dito po sa ating programa bago tayo lumawig sa gabing ito, ayan, ng programang Dear Ate Juday. Ayan. Kung meron pala kayo mga kaibigan, ano, na nais na, well, yung idulog sa atin, ano, kung ano pa mong usapin niya, kung kailangan ng pagtugon ng ating resident coach, Coach Veronica Mendoza Padua, kung kailangan naman ho ng pag-alalay
ng ating financial advisor na mamaya ay makikita at mapapakinggan natin, ano, si Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. At kung meron kayong nais na, kung gusto nyong magpatulong naman para madagdagan ang ating kita, ang ating savings, ayan, sagot naman mo yan ng ating financial coach na si Coach Jojo Echeverry. So, meron po tayong tatlong experts. Ayan, salamat po sa Diyos. Ano, na, nakakaagapay po natin gabi-gabi dito po sa ating programa para po tayo magkatulungan habang tayo po yung nagkikwentuhan tungkol po sa mga bagay-bagay. Ayan. So, teka ha. Ay, oo pala. Nais natin, ay matingin ko muna ng advance happy birthday si Doc Ray Salinel. Ayan. Happy birthday sa iyo, Doc. Sana ay patuloy ka pang mabigyan ng kalakasan at katatagan, katalinuhan, ano, ng ating Panginoon Diyos. At patuloy mong ma-share, no? Yung iyong knowledge, yung iyong... patuloy na makatulong. Ayan. Kasi matulungin talaga yan si Doc eh. Ako, wish ko din, dahil birthday mo, aba, eh, mas lumakas pa, no, si Mama Belle. Yung tanya pong mother dear na mahal na. Ayan. Sa mga Facebook page po kasi, ay, Facebook post po kasi ni Doc Ray, no, nakikita natin talagang mahal na si Mama Belle. O, diba? Isang, ano ba tawag? Makatwirang babae. Yun. Mapag-arugang babae. Kaya mahal na mahal ng kanyang mga anak. Ayan. Teka, bago tayo mag-shoutout sa ating mga kasamahan, o kakwentuhan, makakakwentuhan mamaya o ngayong gabi, nais lang po nating i-congratulate. Yes! Ayan. Congratulations to Ma'am Eliza Rivera. Ayan. Si Ma'am Eliza po ay co-anchor at napakagandang may bahay ni Yusek Robert Rivera ng Pilipinas. Ngayon na. Ayan. Sila po yung napapakinggan natin. Napapanood natin, ano? Tuwing Lunes at Miyerkules. Alauna po hanggang alas dos ng hapon. Ayan. Congratulations kay Ma'am Eliza Rivera. Siyempre, hindi lang yan maganda. Brady pa yan. Kasi po, siya po ay napili ano, bilang radio and online host of the year ng Asia Pacific Luminaire Award. Ito yung taunang 2022 Asia Pacific Luminaire Awards. Ayan. Siya po ang napili na radio and online host of the year. Congratulations, Ma'am Eliza. Congratulations kay Yusek sa kanilang pamilya at sa buong team din, no? Ng Pilipinas ngayon na. Sabi nga namin sa newsroom, ay, Ma'am, makikisingit kami. Aba, talaga naman. Sabi ni Ma'am Eliza, kasama niya tayo, no? Tayo pong, kami pong lahat dyan sa DWIC. Ay very proud kay Ma'am Eliza. And the rest of our DWIZ anchors din naman, no? Ayan. So, congratulations ulit. Sabi ni Ma'am Eliza, ay, saka muna ang papansin. Ay, naku, kahit wala man. Dahil yan ay, kung yung karangalan po ninyo, eh, sama na rin kami. Karangalan na rin po ng ating newsroom, parang kung, at yung buong DWIZ family po ninyo. Ayan. Ingat po kayo, Ma'am Eliza, and Yusek, Robert Rivera and family. Ayan. So, teka ha. Teka ha. Oo. Nais lang nating batiin ng shout out. May shout out talaga eh, no? Kay Ronel Sacro Menhil. Ayan, hello po Ate Juday. Listening po dito sa barangay yun. Barangay Halang Harbor Homes na Ikawite. Thank you po. Ingat po kayo palagi. Thank you, Ronel. Maraming salamat sa inyong pamilya sa panonood, pakikinig sa DWIZ. No? Hindi lang po sa ating dear Ate Juday. Sa kanya pang mga... kapitbahay. Oo, nung sa kakabong kagabi na pinapabagay rin si Ronel na kapitbahay nila. No? Of course, kay Nelson Malinaw. Good evening po sa inyo at sa iyong pamilya. Ayan, si Kuya Nelson po ay nasa Virginia, USA. Si Ma'am Tizen Roman ng Orani Bataan. Si Kuya June Bringula. Ayan.
Oo, si Ma'am Ning Abseri de Leon. Ayan, na ngayon po ay nag-i-enjoy pa dyan sa Hawaii. Ayan, ingat po kayo dyan, Ma'am Ning, ha. Ayan, salamat po sa inyo. At siyempre, lagi tayong mag-iingat lahat, ha. Lalo po ngayon, umuulan. Although dry season na, no? Pero umuulan pa rin kaya napaka sakit sa ulo dito sa atin, ano? Kasi iba galing opisina, malamig, paglabas mo, nako, ang init. O kaya naman galing kasi init pagloob mo, pagpasok mo, eh, tawag dito, malamig. So, ang nagiging problema natin, magkakaroon, nawawalan tayo ng boses, minamalat, sumasama ang pakaramdam. Anyway, oo, kahit masama pakiramdam, aba hindi yan makakadlang. Hindi ko masinsabi sa pakiramdam ko, ah. Ayan, para lang sa ating pagpuprograma ng mga kaibigan. Alright, nako, eto na nga po. Ayan, tayo po yan. May pagkakataon na ngayon, introduce po natin ang ating financial advisor at ang ating co-anchor for tonight, si Coach Andy Christine Bautista Ambrosio. O, diba, ang ganda. Hello, Miss Andy. Hello, Andy. Good evening. Ay, nawala daw siya. Ayan. Ang tagal ko kasi. Pasensya na, ha. Oo. Ayan. Wait lang. Ah, sige, habang inihintay po natin si Coach Andy, eh, nais lang nating patiin ang iba pa nating mga tagapakinig. Ayun, saglit lang. Oo, sinabi ko nga kanina yung mga may concern, no? Eh, kung gusto nyo po, ipadala nyo yung inyong mga concern para masagot po ng ating mga coach na ano, no? Dito sa, wait lang, email dearatejudai@gmail.com. Ayan, dyan po ipadala at kami po agad ay tutugon. At kung ano ang magiging sagot, sasahin pa po, wait po natin yan. Kasama po ang payo ng expert. Ayan. Okay. So, balikan na natin ang ating co-anchor for tonight, si Coach Andy. Coach Andy, good evening! Hala. Bakit hindi makapasok si ano? Ay, ayan na! Coach Andy! Yon! Hi, Ate Juday. Sorry, feeling ko baka sa internet connection, pero nagulat ako nung nakikinig ako sa live. Tinatawag na ako ni Ate Juday. Wala pa ako rin. Struggle tayo dyan sa internet, ano? Yung mga signal-signal. Yan ang hindi natin makokontrol. Pero, kala mo, yes, ha? Correct. Kala nyo, ha? Hindi siya makakadlang sa atin. Sa ating tuloy-tuloy pa rin. Hahanap yes, pa ng paraan. Yes, of course. Dapat lang kasi marami naghihintay sa'yo. It's your... Salamat. Dali lang. Because it's diba? Night. Tonight? O, diba? Wow naman. Ang bilis ng araw nyo. Oo, midweek agad. No, kanina kasi I was also... As in, just 15 minutes before the program, I was also in a meeting with another client. As in, nakakaloka din yung internet connection. Bigla na lang kaming naputol. So, hindi ko alam kung connection ko or connection niya. But she was in the restaurant. So, iniisip ko baka yung connection niya kasi nakadata lang siya. At talagang inasungko na siya yung may problema. No? Ang may problema, but, no? Yes. Nasa labas kasi siya eh. So, anyway. Kamusta na? We're... Nasa Miyerkules na ulit tayo, kalagitnaan ng isang linggo. Siyempre, tayo'y magsiservisyo publiko ulit. Pero kwentuhan lang naman to, tayo lang naman to. Buong mundo lang naman ang nakakapanood sa atin. Oo nga pala, speaking of buong mundo. Oo, yung ating mga kababayan ano, na nagre-relax. Kung ano man ang oras sa kinaroroonan nila, basta ang lagi nating dasal, eh, mag-ingat din sila, no? At gabayan sila. Yes, na, correct. At since na kahit iba yung oras nila, no? Kung nakikinig sila. And dahil dyan atin, naalala ko yung kaibigan natin sa Amsterdam, ang tawag ko sa kanya, barkada ko sa Europa, si Kits, kung nakikinig ka ngayon, Kits, ano bang oras ngayon sa Amsterdam?
I hope you're recovering well because he actually got sick a few days ago. So, gets pagaling ka, okay? So, siya yung aking kliyente dahil sa programa ni Ate Juday, nag-reach out siya sa akin. And ngayon, ang tawag ko na nga sa kanya ay aking barkada sa Europa. Okay, so kung nakikinig ka man ngayon, magandang gabi sa'yo. Yung Nueva Ecija ba yan, Andy? Aba, natandaan mo ate, ah. Yes, Nueva Ecija yung kanyang probinsya. Hindi, nakikita ko sa'yo eh. Oo, ayan. Ako, pagaling nga siya. Oo. Yes, yes, yes. But I think he's recovering now. But yun nga, sipag kasi ng taong yun eh. Sabi ko, medyo maghinay-hinay ka muna sa trabaho. Eh, magpahinga ka muna. Para mas mabilis ang kanyang recovery. Oo, diba? Pag nasa ibang bansa ka, unless talagang kasama mo yung pamilya mo, asawa mo, mga anak mo, eh nakakabawas ng lungkot. Pero kapag mag-isa ka, tapos yung buong pamilya mo ay nandito sa Pilipinas, ang kalaban mo daw dyan ay homesickness. Kaya yung iba nating mga kapatayan, talagang work. Doon nila binabalay yung attention nila at pagiging homesick nila. So anyway, so I hope yes. Isa ay nagpapagaling ngayon. And for tonight naman, I'm not sure kung nabanggit mo kanina na ate no, sa start ng program, but tama ba? Marso is, ano pa rin naman, di ba? Women's Month pa rin naman. Yes. Pasok pa rin ba tayo doon? Pasok pa rin. Diba? So, dahil may ganun tayong tema para sa buwan ng Marso, maganda siguro medyo, kahit pahapyaw man lang, madiscuss natin kung, syempre medyo specific sa mga babae. No? Yung mga female specific, alam ba nila? O alam ba? Kumbaga trivia sa mga tagapakinig natin. Did you know, guys, that life insurance or even insurance in general generally actually has female specific conditions or medical conditions na kinocover ng mga insurance providers. When I say insurance providers, this could be in the form of life insurance or yung mga HMO or yung mga health cards. Meron sila mga female specific na mga illnesses na pwede nilang i-cover. So, I think hindi lahat aware doon na merong mga ganong klase ng mga produkto na specifically nagki-cater sa kababaihan. Mm-hmm. So, although, sa health card, simula natin sa health card, no? Yes. I think hindi lahat ng mga kumpanya ngayon ay sumasagot ng mga female-specific medical conditions or mga female-specific na mga like maternity, like ganyan. Okay, I mean, I could speak for it myself. After ko mga anak. Okay, yun lang yung na-cover ng mga health card ko. But did they know na mayroong ibang mga kumpanya actually na ang suswerte ng mga empleyado nilang babae na kino-cover. Sandali, may dumadaan. Commercial break, okay? So, merong ibang mga companies, kadalasan mga multinational companies, na ang kanilang mga insurance or kanilang health insurance providers actually nagko-cover ng maternity benefits. Isa doon ay... Ang bongga nun. Ang bongga, ate. Culture mo, kasi parang wala ka nakaalalahanin. Wala. Actually, parang lalabas nga doon is ikita pa yung empleyado. Oo, yung cesarean. Pag kinompute. Tapos, pag nakalito. Yung kumuhala cesarean. May bayad. Diba? From SSS, right? Kasi diba sa SSS, maternity. Meron tayong maternity benefit. Mm-hmm. Correct. So, bukod sa maternity benefit ng SSS, yun naman kasi government nandito, diba? So, kailangan talaga yun. Pero, there are select very few companies who actually also provide maternity benefits sa kanilang mga empleyadong babae. I'm not sure though kung sa panahon ngayon may mga ganun pa rin. Kasi I know of someone, okay, first time may kakilala akong tao na talagang, ano ba, parang kumita pa nga yata siya nung nanganak siya. Kasi sinagot kasi health card yung panganganak niya. Lahat. Yes. E tas may nakuha pa siyang maternity benefit from SSS. O, di ba? Parang kumita ka pa dun. Tapos may ihililas pa dun si PhilHealth. So, isa siya sa mga ganung mapapalad na babae na may ganung benepisyong nakuha mula sa kumpanya nila dun sa kanilang healthcare insurance provider. Yes.
Iyon, ano yun ha? Ano po yun? Employee benefit nila yun. So, itanong nila sa kanilang mga HR departments, okay, sa mga tagapakinig natin, kung meron kayong mga health cards, verify with your respective HR departments kung ang inyong coverage ay kasama ang maternity benefit. And when I say maternity benefit, ito yung actual na pangalan. Okay? Meaning, sasagutin ng health card. Kasi karamihan na nga, example ako, sa tatlong anak ko, yung pinanganak ko, prenatal and postnatal lang yung na-cover ng aking health card. Yung actual na panganganak, eh, hindi nila sinagot. Which I think is okay, isang na decision ng mga health cards kasi mahal. Mahal sila. Diba? Napakamahal mga anak. Lalo na kung CS lahat. Yung iba, coach, ano? Kinocover naman ng card yung check-up, diba? Yes, yun po yung prenatal. So, like prenatal. Ako, lahat ng prenatal check-ups ko with my three kids, na-cover yun ng health card. So, even the laboratories, kasi pag buntis ang babae, napakarami mga laboratory test na pinapagawa ng mga OBGYN nila, diba? Lalo na kung malapit ka ng even yung ano mo pa lang, first trimester, ang dami. Parang bugbog ka doon na parang. Madami na. Linggo-linggo pa yung check-up mo because ano yan eh, yung first trimester, yan yung pinaka-delikado sabi nila, no? Yes. Kaya check-up nila. Kasi ini-establish. So, yun, pagka, yun, karamihan, okay, most of the time, ang mga health cards, kinocover naman nila yun, mga prenatal and postnatal. Yung mismo nga lang panganganak, yun ang kailangan nilang i-verify sa kanilang mga HR departments kung covered ba yung actual delivery. Okay? Uh-huh. Pero, come to think of it, the prenatal and postnatal checkups, ang laking tulong na nun, guys, sa mga nakikinig sa atin. Especially, kung ang mga doktor nila ay sa mga medyo sikat na mga ospital, mahal. Ang ultrasound ay mahal. Diba? Mga iba't iba pang scans, mga tinatawag na mga scans para sa mga sa babies, no? Sa mga nasa sinapupunan, ang mamahal nila. And yung mga, basta, provided din na yung mga doctors nila ay accredited ng kanilang insurance provider. So, dapat okay. So, dapat alam din nila yon na affiliated yung kanilang doctor. Kasi kung hindi affiliated yung doctor nila dun sa particular insurance health provider na yun, eh, hindi din sasagutin yung kanilang health card. So, dapat alamin muna nila yun. They have to make sure that the doctor is affiliated with a company. Oh, okay, so that's for the health card. Oo, hindi, no? Para makatipid. Makabil mo. Siyempre. Sayang yun kasi, and we are not talking about health. Aba, lalo na nag-pandemic, mas tumaas. Kumbaga dati, kung ang regular check-up mo lang, let's say, kung medyo mahalin yung hospital mo, no, per consultation is 1,000 pesos. Eh, paano kung nag-pandemic na, syempre, i-charge ang pasyente yung PPE nila, yung mga skeletal schedule nila. Diba? So, di asahan mo na mas mataas. So, malaking bagay kung ma-charge mo yun sa iyong health card, diba? If they have that. Which leads me to the point nung na-mention natin, I think, in the previous episodes na kung hindi kaya ng budget or let's say hindi parte ng employee benefits ng kanilang kumpanya ang health card, tapos medyo tight sa budget kasi hindi talakihan ang sweldo, then they may consider getting a prepaid health card for themselves. Yun yung mga one-time payment lang. Nabanggit mo nga yun, ano? Parang nauuso na rin yung prepaid health card na yan, ano? Yes. Uh-huh. Yes. Usually, ano yun, mga pang-emergency. So, I hope they consider getting that as well. Kasi nga, diba? Iba pa din yung pagka na-ER ka, hindi ka maglalabas ng pera. Yung plastic card mo yung magagastos, diba? So, they might want to consider it. Yes, diba? And yung card na yon, since it's prepaid, merong mga mura lang talaga. Okay? Merong, I think, ang pinakamura, I think mga nasa 600 or 700 pesos. One-time payment, good for 1 year na siya. For emergency cases, I think worth, please do not quote me, no, i-google nila yung actual cost, but somewhere between 10,000 to 15,000 pesos worth of ER. Diba? Sa halagang 700 na nagbayad ka, ma-ER ka, eh paano kung malaki yung babayaran mo? Yun yung sasagot, yung prepaid card mo, diba? Sa halagang 700 pesos lang na inilabas mo, diba? So, they may want to consider getting that kind of health card for themselves as insurance protection, lalo sa mga babae. Pero kung siya na lang, iniisip mo, syempre, for emergency nga yan, kaya makukunin mo eh.
Pero sabihin nila, okay na akong magbayad, basta huwag ko na magamit. Diba? Yan yung ayaw mong gamitin. Yan yung nabayaran mo na ayaw mong gamitin eh, diba? Exactly. Yan yung ano, kinukuha mo ngayon, binabayaran mo, pero never mo nilook forward na makonsume mo. Kumbaga, okay lang bayaran, dyan ka lang. Stay put ka lang, okay? Steady ka lang. Talagang, huwag kang, ano, dumating na yung sobrang nakagipintan na, no? Yung talagang sobrang yes. emergency na. Pero, wag naman sana. Okay na akong magbayad. Diba? Yes, okay na. Kasi, especially kung minimal lang naman yung perang ilalabas na bayad, diba? So, kasi nga, again, ang lagi kong sinasabi sa ganyan, hindi mismo yung produkto yung binabayaran mo. It's actually the peace of mind that you're paying okay. for. Kasi nga, diba, ang mga, especially mga Pilipino, iniisip na, hindi naman ako sakit. Wala din sa lahi namin yung mga ganyang sakit-sakit. So, ba't pa ako kukuha ng ganyan? So, kung gano'n ang thinking mo, it'd be good for you kung wala kang sakit. But then again, you don't have the peace of mind kasi hindi mo naman harap, hindi mo naman hawak yung kinabukasan, yung bukas, di ba, kung magkakasakit ka or not. So it's really the peace of mind that we are paying for. It's really the peace of mind that we are paying sometimes a very high premium for. Kasi hindi yun mababayaran eh, yung kampante kang kampante yung pag-iisip mo, tsaka yung puso mo na wala kang iintindihin ganung problemang gastos. Ano sa naman ang mangyari? Mm-hmm. Yes, diba? Protected pa rin, diba? Mm-hmm. So anyway, so that's for the health card. I mean, general life, general health insurance. And then when it comes to life insurance, again, did you know na meron din po mga female specific na mga riders. A refresher, guys. Okay, rider, isang insurance language siya para sa parang ang tawag doon ay mga additional benefit na nakakabit sa ating mga insurance policies. Yes. So sa actually not even rider no, meron din mga produkto sa life insurance na talagang female specific siya. Ano ibig sabihin nun? When I say female specific, let's say as a rider or additional benefit sa isang insurance policy na kukunin ng isang babaeng Pilipino. Meron siyang benepisyo na kasi 'di ba meron mga klase ng sakit na pang babae lang. Example, ano bang mga specific sa babae? Madalas breast cancer, right? No, madalas cancer. Lang sa babae. So, may mga ganong produkto na specific lang para sa kanila. Nakaspecify yun dun sa kanilang kontrata. Or let's say, ayan, panganganak. Female maternity benefit rider. Ibig sabihin, kung meron silang ganong rider sa kanilang insurance policy, if they give birth, then they will get a certain amount of money. Diba? Para tayo ng coverage nila. So, parang, in-incentivize pa nila yung panganganak, no, yung pagbubuntis. So they will get a certain amount of money if they have that kind of benefit sa kanilang insurance policy. And, but iba pang mga klase ng sakit na pwede din nilang ma-claim under that policy. So it could be, ano pa ba ibang sakit na pwede din sa babae? Like ovarian, di ba? Specific babae lang naman na may ovaries, di ba? Oo. Yes. Yung mga ganong sakit. Oo. Yung mga female-specific illnesses na talagang sa babae lang makikita. And that's why mayroong mga certain insurance companies na actually nagpo-provide ng ganun. So sa life insurance nga, at least for the company that I represent, yung kulay ng headband ko, no? Eh, may ganun sila mga produkto. Oo. Actually, iba yan. Mas maliit na version. Binili ko kanina. Maliit na version lang. Basta alam mo kung... Diba? Basta yellow siya. Ayan. So, yun. Mga ganung products, female specific. Kasi nga, Women's Month, diba ate? So, medyo itaon natin yung ating tema. Yung mga ganung produkto, especially those na they have the extra budget for it, okay? If they can afford it, we would highly recommend them to get something like that. Especially, no? Especially if we are talking about genetics. Okay? Genetics meaning mga lahi-lahi. Ng ganong klase ng sakit na medyo nakakatakot pakinggan yung mga sakit na yun, di ba? So, sabi kung mga silang lahi-lahi. Ano ba yan? Kung ano man, wala mang ipinamana sa akin ng something na material. Ang pinamana sa'yo, sakit. I know, right? Di ba? Of all the things na pwede iwan. So, pag alam nating may mga ganong bagay na ayaw nating manahin, pero iiwang pamana sa atin, and if we have the budget, they might want. Oh. And then, yun eh. Unless nagpapalit ka pala ng dugo or something, whatever. Ayaw mo nga eh. Kaso, nandiyan naman.
hindi natin may tatatwa, eh, di ba? Isang dugo yung dumadalo, eh, di ba? So, again, if they have the budget and they have the means to get it, maganda sana, no? Kunin nila yun kasi protection din nila yun para sa mga sarili nila. Di ba? Especially yung sakit na cancer, nako. Parinig mo lang yung salita na yun, parang sinintensyahan ka na, eh. Personally, ako pag narinig ko yung salita na yun, parang takot naman. Nakakatakot talaga siya. Parang isipin mo na agad, hala, end of the world na ba? Kasi nga, yun ang stigma ng sakit na yun, eh. It's a very expensive disease. Di ba? And it's, hindi naman lahat sa Pilipinas, Ayala ang apelido or mga bigating apelido. Di ba? So, pagka narinig natin yung sakit na yun, parang, oh my gosh, parang feeling ko gagaling ako. Pero feeling ko magkakasakit ako sa gastos. Lalo, correct, oo. Kasi pa-checka pa lang, di ba? Kaya nga minsan, sa totoo lang, no? Di ba, coach, no? Minsan, pagka may nararamdaman kang something, no? Na something wrong with you, ganun. Alam mo sa sarili mo, eh. Pero sabi mo, pa-check up ka na, ayoko, papahinga ko lang to. Ayan. Oh. Di ba? Papahinga ko lang to. Patumpik-tumpik pa. Oo, kasi inisip mo, ay, shucks. Pag nag-pa-check up ako, edi magpa-check up ka, edi magkano yun, di ba? Oo, tapos, kung ano pa yung resulta, makakabaguri na naman sa yun. Sabi naman ng iba, exactly. Kaya nga nagpa-check up kayo para alam mo, eh, para daw, paano gagamutin, ganyan. Parang, feeling ko, ayoko muna, may ganun pa, eh, no? Pero conflicting, di ba, ate? Conflicting yung thoughts na yung unang sinabi mo is, ayoko, kasi ayoko malaman na may sakit ako para wala na lang ako iniinda. Pero the other thought is, well, paigi nga malaman mo. Para kung ano yung malaman mo, eh, maagapan mo. Yun, mas malaman mo, maagapan mo. Yes, diba? Eh, yun nga lang, kung hindi maganda yung malalaman mo, maagapan mo nga siya. Pero, again, kung hindi ka nakahanda, eh, magastos siya. Pero isipin na lang nila ganito, diba? Kung gagastos ka rin lang, eh di gumastos ka na lang doon sa hindi lumalala yung sakit mo. Kasi di ba, habang lumalala ang sakit, mas lumalaki yung gastusin natin. Mas mahirap yun. Di ba? So, I hope sa mga tagapakinig natin, eh may mga napupulot silang mag-decide mga... Mag-decide na. Sino? May nag-comment, ate? Mag-decide na. Di ba? So, ang hashtag natin ngayon, ate, is kung anong malaman mo, maagapan mo. Di ba? Wow. Oo. Gusto ko yung line na yun. Kung anong malaman mo, agapan mo na. Ngayon, agapan mo na. Oo, gusto naman natin yun kasi nga, sabi mo, parang mag-worry ka pa, eh. No? Mas lalo ka pang mag-worry. And again, di ba, the anxiety and yung stress ng pag-worry could also even trigger. Pag-iisip lang, eh. For example, cancer, di ba? Cancer feeds on stress. So, and other... I think other diseases, di ba? Kung laging stress yung tao, laging may anxiety, eh, makakadagdag lang yung sa sakit nila. Imbis na nakaka-relax sila, eh, isip ng isip. Di ba? Mm-hmm. So, naglalag ba ako, ate? Feeling ko baka napuputol yung connection. Hindi naman. Oh, okay naman siya. Okay ngayon. Nakikisama. Dahil ilang minuto na lang. Ayan, nakikisama sila. Huwag kang gaano, ha? Huwag kang maglalag na po. Ikaw na internet ka. Mapit ka lang. Kapit. Mapit ka lang. Huwag mo nang bibit. Ilang minuto na lang bago tayo magpaalam. Pero I hope sa mga tagapakinig natin, they were able to pick up some words of wisdom when it comes to preparing for our future, especially when it comes to our health. Specifically sa mga kapwa nating mga babae na mayroong mga ganong produkto sa insurance, life insurance man yan, or general health insurance, may mga produkto sila na very female-specific when it comes to medical concerns or medical conditions. Mag-inquire lang sila, especially kung yung mga kababaihan na ito ay mga empleyado ng isang kumpanya na mayroong mga health benefit na health card. Mag-inquire na sila sa kanilang mga HR departments. HR department, ano? Oo, para... Yes, correct. Especially kung nagpaplano na silang magbuo ng pamilya nila or maging nanay na sila. Uh-huh. So, marapat lang na tanungin nila yun. Kasi malaking tulong yun, ha? If, that would be such a happy surprise pag nalaman mo, wow! Yung covered pala ako ng maternity.
mga gastusin lang sa check-up, coach, ano, malaking bagay na yun. Oo naman. Diba? I mean, ayoko na lang mag-coat, no? Pero at least, dun sa tatlong pagbubundis ko, eh, naku na lang, mapapapikit na lang ako or roll yun na lang yung mata ko sa sa gastusin niya. Imagine mo kung walang health card nun, ate. Oh my gosh. Especially nga, again, no, if we are talking about mga, kumbaga sa damit, mga branded hospitals. Uh-oh. They're really very expensive. And if you do not have a health coverage, health insurance coverage for that one, eh talagang bago pa lumabas yung bata, bago mo masimulan yung pamilya mo, durugo na yung bulsa. So, kaya dapat paghandaan mo. Sabi na natin, eh, ini-expect yan, ini-expect mo na din naman yan, eh, diba? So, dapat na nating kahit paano, eh, napapaghandaan, diba? Correct. Kasi eventually, meron pang isang, may ano pa yan, may part 2 pa yung kasabihan na yan, ate, diba? Merong kasabihan na pag nagbuntis ka, di ba nga anak ka na, lalabas yung anak mo, mag-aaral yan. So, pag nag-aaral, ibig sabihin, enrollment, diba? So, taon-taon yan, nag-i-enroll, taon-taon yan, may tuition. So, ibig sabihin, hindi lang doon yung mga gamit niya pa, di ba? Yeah. So, habang tumataas yung kanyang level, grado, di ba? Tumataas yung gastos niya. So, yun, since it happens every year, hindi siya surprise. Ibig sabihin nun, alam mo na taon-taon nangyayari. Sabihin, dapat taon-taon, tinaghahandaan mo rin siya. Mm-hmm. Di ba? So, maigi yun, habang buntis ka pa lang, ang ginagastos mo is minimal lang para naisisave mo siya para dun sa paglabas ng bata. At yung health card mo na lang yung gagastos habang ikaw ay buntis. Diba? Mm-hmm. So, dapat diskartehan natin yung mga bagay na yun para makakatipid. Oo. At magaling tayo dyang mga kababaihan sa pagdiskarte. Oo naman. Multitasker tayo eh. Yung trabaho nga natin bilang nanay, bilang asawa, whatever pa ba eh. Walang overtime yun. Walang overtime. Specific hours, 9 hours pa na trabaho. Guys, opisina, 8 to 9 hours. It can actually even sometimes be a thankless job. Diba? Mm-hmm. It could be a thankless job sometimes. But we love it. And we still do it. Tayo, kasi syempre, wala namang gagawa. Lalo na pag nakikita mo yung mga anak mo kagaya niyan, may ikot-ikot dyan sa tabi-tabi mo. Katulad yan, may sumisilip. May senyas, gumagano. Ito namang akin, ano, talagang binida ko yung anak ko. Eh siya ang nagsiset up, ang aking technical director. Ay, sabi ko, one woman technical team. Team siya, pero nag-iisa. Teenager na siya, ate, di ba? Oh, yes. Oo, turning 14. Diba? Parang, nung isang kailan ba? Nakita ko lang in my social media albums na nag-60th birthday si mama. Ano yeah, siya nun, di ba? Oo, kasama ko siya. Yung M&M nating surprise kay... Surprise, kay motherhood. Yes. Ang bata ba siya? Ngayon, siya na ang technical support mo. Of course. Oo. At minsan, ano rin, nag-aayos din ako. Nagagalit pagka, ay, hindi maganda yung ayos mo. Hindi maganda sa camera. Diba, may ganun. Mga kabataan. Meron ka ng ganun. Mm-hmm. Yes. Ako kaya, ilang taon pa ako nun. Gusto mong lumaki. Gusto mong bangay na. Actually, huwag muna. I was watching them kanina. Parang, wow. Laki na nila. My eldest will turn 9 next month. And yung bunso ate will be 4 years old na. Ang bilis na. Tapatapos sa. Pero, my gosh. Ayoko kausap yung mga anak mo. Bakit? Kasi para silang matanda. Ay, hindi. Parang matanda kausap. Dahil yung paborito mo. Parang matanda kausap yun. May mga tinatanong, hindi ko masagot. Hi there, Ate Juday and Miss Andy. Pagbati mula kay Ralph at Ria ng New York. Alam mo, gahin na dyan yung mga inaanak natin. Ibang klase. Ay, nako. Since sinabi mong nandyan sila, nakikinig sila dun sa inaanak natin, lalo na dun kay Ralph, no? Huwag ka mag-alala. Kung nakikinig ka ngayon, sige, pagkatapos ng programa, makakarinig ka from me. Okay. May transaction alam pala na yun. No? May transaction kami doon. I-PPM ko na siya. Kaya alam, baka biglang tumunog na yung phone ko, no? Dahil konti na lang yung oras natin, ano. Eh, nice kung bigyan ka ng pagkakataon, syempre. It's your day, it's your night. Para naman maibigay yung mga contact details
at makatulong pa tayo no, sa ating mga kababayan. Sige po. Ayun. So again, as always, they can get in touch with me through my mobile number 0917-716-2418 or better yet, via social media sa Facebook Messenger. Just search for my name and the Christine Bautista Ambrosio. That's actually easier to get in touch with me through Messenger. And I'd be happy, more than happy to assist you if you want to know more about financial literacy, particularly life insurance or health insurance products. Ayan. So, nais kitang pasalamatan. Maraming salamat sa iyo, Andy, no? Sa thank you rin po. Pagsama sa atin dito sa ating programa, no? Sa iyong programa na rin tuwing Miyerkules. Ayan. Maraming yes, salamat. Salamat din po. See you. Walang ano man. See you next week again. And kay Ralph. Ibe-message ka niya, ate. See you next week. Thank you. Bye-bye. Oh, bye. See ya next week. So, ayan mga kaibigan, ang ating tampok na coach talaga na financial advisor, Andy Christine Bautista Ambrosio. Ayan, di masyadong mahapag pangalan. Anyway, gamon na natin ang ating segment na gabay natin. Huwag kayong mga balisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat ay ipakilala ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos. Filipos 4:6. At dyan na po nagtatapos ang ating programa ngayong gabi. Una tigit sa lahat ang ating buong pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkakataon na ipinigay po sa atin para po makapagprograma tayo, magkwentuhan tayo at matuto po tayo ngayong gabi, no? Dito sa ating programang Dear Ate Juday, maraming salamat kay Coach Andy at sa kanyang buong pamilya, ang suporta, syempre. Gayun din po sa mga nakagabay natin dyan sa News Center, sina Ariam, si Angge, si Drew, si Hyacinth, si Abby, si Rashid, si Joanne, si Maisie, at si Isha. Ayan, sa ating social media, si Joanna, si Jam, si Allen, at si Jai. Thank you, Jai. Sa technical naman po, si Engineer Daniel Tenko, kasama po si yung ating mga suman niya sa transmitter site, no? Sa Bando Bulacan. Of course, ang ating graphic artist, si Tet Alpe. Hello, Tet! Ayan, team happy rin yan si Tete. Team bahay natin, si Anthony, of course, at ang aming unika iha, si Judy Antoinette Darino. Robin, mga kaibigan, magkakwentuhan po tayo muli bukas, dito pa rin po sa ating programang Dear Ate Juday, at mga kasama po natin, dahil yan ay Thursday talakayan po, yan, pagninegosyo, kasama po ang ating financial coach na si Coach Jojo Echeverry. Meron siyang special na topic for tomorrow, no? O bukas na lang natin na ibabahagi sa inyo. Pero I'm sure tayo po'y pare-parehong matututo. Ayan. Huwag po kayong alis mga kaibigan. Meron pang nalalabing ilang minuto bago mag 10 o'clock. Ayan. Siyempre mag-relax-relax muna kayo dahil may mga may init at malalaking mga balita po kami ihahatid sa inyo. Nakinala po ng DWIZ News and Information Center. At yan po ay ibibigay ni Rashid Locsin sa ating pong news update. So ingat po tayong lahat. Maraming salamat. See you tomorrow. Bye! Dear Ate Juday,